FIFA ko tatlo kayo, pangalan yung Talim Esports. Wala na. Pesa, Talim Esports plus 2. Ako ba alaskin mo? Yon, salamat game na game ka. Ako ba alaskin mo? Sana all daw. Sana all. Sige, hindi mo na kailangan yun. MPL player ka na eh, mahiya ka naman. Bigay mo mamaya ng ID mo, bigay mo mamaya. Bigay mo mamaya ng ID mo, papabang ka na. Oras na para tayo ay mabootcamp tour. Ikaw ang magtutour sa amin. So mga sa bootcamp nyo, meron ka bang special na ano, na place? Parang preview lang, na gustong-gusto mo lagi punta dito. Siyempre, doon tayo sa kakainan. Yun! So, hindi muna tayo pupunta sa special spot mo. Kasi alam ko, nasabi mo sa amin kanina, na may isang spot ka muna na ipapakita sa amin. Meron, meron. Ano yun? Training room. Training room. So ano yun? Tara na? Let's go. DJ, tara na? Let's go. Tara na. Sabi tayo sa training room namin, mga lodi. Ngayon, kasama naman natin si Coach Yeb at yes. si Sir Rain. So, I want to know kung, ano, in general terms, parang, ano importance ng dalawang may analyst niya? Siguro pa ako lang, parang metaphor lang, parang siya yung general, ako yung liaison. Sabay. Pero, ayaw nyo lang ano yung sabihin eh. Sa lahat ng data, sa kanya ako kinuha. That's right. Yung training regimen lang, normally, parang ibang teams, gising ng tanghali, ganyan. Eh ba may special something kaysa pag-train nyo dito? Meron din ako. Gising mo ng umaga, gano'n. Mas maaga. Jogging. Healthy living. Healthy living. So maraming salamat si Rain and Coach Yeb. And ang feeling ko, Imba DJ, pupunta na ata tayo dun sa favorite spot mo. Ito na. Yun. Oh. Mukhang may usap na niya na. Time final. So, nandito tayo sa mismong dining area. Dining area, yes. Mayroon daw kayong body-body system. Meron. Pwede mo explain sa amin yung ano yung body-body system na yun? Kunwari, sa isang week, magkasama lang kami palagi ganun. Oo. Para ma-develop yung partnership. Ay, so, na. Ikaw, Aqua, bakit mo napili ang Signal Ultra na lilipatan mo? Dahil gusto rin po pagpatuloy naman. Ang harap ko. Tanong kayo kay Bensality naman. Ngayon, sa tingin mo ba ikaw ay isang player na willing ka mag-adjust para dun sa team? Dati kasi hindi ako consistent eh. Ngayon, parang binubuhos ka na na. Teka lang, Kuya Butters, bago tayo umalis. Ipapakilala ko sa inyo. Sino? Sino? Eto na. Uy, si Chango! Chango! Chango ng Signal Ultra! Gano'ng kakabilis nakapunta dito? Secret namin. Ang gusto ko lang tanong sa dito, ano bang role ni Kuya Jetro dito sa bootcamp ng Signal Ultra? Ang helper. Helper! Totoo lang, napaka-importante ng mga helper sa bootcamp. Kasi, para itong mga player na to, maging magaling sila at makapag-focus sila, sila yung mga gumagawa ng mga kailangan. Ayun, thank you, siyempre kay Kuya Jetro, aka Chapno ng Signal. Siyempre kay Bensality and Aqua Boy. Thank you po. Iba DJ, saan ba tayo sunod? Pumunta tayo sa tambayan ng mga kalmado. Yun! Yeah. Papakilala ko sa inyo si Lexi. Uy, Lexi. Dito, si Lexi sa, dito tayo sa favorite tambayan namin, ang ano, Hidden Couch. Napapansin ko sa mga teams natin, Ters, parang meron laging tambayan area. Gano'ng importante yung may chill place kayo? Siyempre, kunwari, napagod ko sa ubi. Tapos practice. Ito na lang, message mo sa mga makakatapat mo. Maghintay na lang po sila. pero ito ah, may last question ako. Sige. Bakit hindi na po pressure ang isang keke dati? Sanay na po sa mga ganang laban. So, sana yan. Pero, kung sasabihin sa atin ni Keke Dot na wala siyang kaba, papaniwalaan natin yan. Thank you. Tignan namin yung storeboy dito, Keke Dot, Imba DJ. Sana ba tayo next? Dito na tayo. Sa isa ko pang favorite. Isa mo pang favorite. Ano yung favorite mo?
Katulugan. Siyempre. Nandito tayo ngayon sa sleeping area. Ng, pwede bang maki... Pwede. Dito ba na si Janus at siyempre si Rhea? Saan ang mga spot niya dito? Ako, dito sa pinakababa. Okay. Baba, ikaw. Third floor. Actually, first time ko din makakita ng triple deck. Kasi ako, pag natutulog ako, nilalagay ko yung Oppo cellphone ko sa tabi. Tapos, pagka natabig, malaglag from third floor. Oo nga, no? Paano nyo tinatago yung mga cellphone nyo? Sa ilalim ng una. Para hindi malaglag. Pa, ang talong ko dito, siyempre, pag middle of the night, wall of nature, di ba? Oo. Paano na lang bigla? Natanong na natin ang mga dapat tanungin at nalibot na natin yung mga dapat libutin natin dito. Maraming salamat, Rhea, Janus, especially sa'yo, DJ, sa pag-ikot sa amin dito. Pero Wolf, balita ko may challenge daw tayo dito sa mga te. Lahat ng teams meron tayong pag-game. So, ano, excited kami dito para sa challenge ng palabra. Excited tayo? Excited. Excited tayo? I'm sure excited na rin kayo dyan. Patunan natin sa challenge at titingnan natin kung gaano nga ba kakalmado ang Signal Ultra. Let's go! So, andito na tayo sa challenge natin para sa Signal Ultra. Let's go! Dito natin malalaman, Wolf, kung ultra kalmado nga ba talaga sila. Okay, okay. At ito ang tinatawag natin, Staring Challenge. Everybody put your hands in the air. Pero, ang twist is puno yung kanilang bibig ng tubig. At ang unang bumuga ng tubig, talo. First and foremost, hinimulay natin sila sa ibang team. Yung mga oldies, na mga dating nandito na, Signal Ultra, at yung mga bago, pinagsama-sama natin para talaga makita natin kung mas kalmado nga ba ang mga taga-Ultros o yung mga pumalit ba. First pick, Binsanity. Counterin ko na agad na mabilis yan. Yeah! So, pakilagyan ng bibig nyo ng tubig, in 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1 May start kami! Fire! In 3, 2, 1, isi ka lang! Panalo na ulit! Tandaan natin na bago namin ginawa lahat to, lahat kami ay safe, lahat kami ay na-test, and clear kami para gawin lahat to. Correct, correct. 3, 2, 1, diyak! Hand signals and... 3, 2, 1! Sinama na natin dito, guys! Ang mga tunay na mga kalmado. Ang mga tunay na kalmado. At doon natatapos yung challenge natin para side ng Signal Ultra. Kalmado sila eh, kalmado. Chill. Ano yung tingin mong magbabago sa pag-approach nyo sa susunod na season? Ano yung nabago dito? Mas na namin, disiplinado nga. Aral yung laro. Bari yung decision making namin, swak. Parang sabi niya doon, you have to be calm and collected para makapaglaro ka ng maayos. Eh, sinasabi ko sa kanila palagi yun, noon pa. Tapos si DJ, nagla-live noon. Parang lagi niya nang, kalmado lang. Tapos si marketing, dinagdagan niya ng ultra. This question is for both coaches. Kayo yung nagki-keep sa mindset nitong mga players doon. Do you keep them motivated, lalo na pag namimiss nila yung family nila or nahihirapan sila sa laro? Or how do you handle that? Parang sa aming mga coaches, actually that's the hardest part. More than the technical aspect of the game, siguro yung pag-balance ng players in terms of psychologically. And I'm grateful na andito yung head coach na, which is Coach Denver, na nag-handle lang lahat ng yun. Psychologically, meron kasi sa program namin na parang weekly mental check-up. Hindi kami professional, pero alam mo yun, kamusta kami, problema ba?
Para kay Gekedad, nahirapan ka bang mag-gel with the team or makisama dun sa barkadahan dito? Nung unang linggo lang po, pero nung mga sumunod na link, hindi na po. Mabilis lang. And Janus, ang tanong ko sa'yo ay kung sakaling nasa playoffs na kayo, usually apat iba yung nasa upper bracket. Sino sa tingin mo yung tatlo pang ibang teams na kasabay niyo doon? Sa tingin ko, ano eh, Bren, Omega, tsaka Onik eh. Yun. Kasi sila yung mga tatalunin ulit na... ito naman porkit only. Ako siyempre! Dito siya siya. Espia mo tayo dito eh. Maraming salamat sa inyo. Thank you ng sobra sa Signal Ultra sa pagtanggap sa atin sa kanilang bootcamp. Exciting times of course mula sa Signal Ultra. Excited kami makita ang new approach ng Signal Ultra sa parating na MPL Season 7. So that is it for this episode, ladies and gentlemen. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Butters. Kasama ko si Wolf, and see you on the next episode ng Bootcamp Raid. Bye-bye!